kami may hayag, may paghayag ang iyong mabuting balita mo sa Panginoong Yesus. Kami nagtitiwala na hawak mo sa pasong ito at anumang mga salot nito sa pangalan ng Yesus. Ito po ay ginabi mo na 2,000 years ago. At Panginoon, ito po ay hindi makalapit sa iyong anak. Ikaw ang aming sanggalang, ikaw ang aming tagapagligtas. At sa oras na ito, idalangin namin na aming may pahayag muli ang iyong mga salita para sa panibagong kalakasan ng mga anak mo. Salamat Panginoon at walating ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Sa ganito pong pagkakataon, ay ganito po muna tayo ang dadala ng salita ng Diyos para sa inyo hanggang po sa bumalik ng sitwasyon. Kung naniniwala sa kaparaanan ng Panginoon at ang sitwasyon ito ay hawak ng ating Diyos. Huwag tayong matakot at magtiwala po tayo sa proteksyon ng ating Panginoon. So, magbibigay po kami ng ganitong live streaming or recorded, mga kapatid, na pangaral ng salita ng Diyos para po sa linggo-linggo ay meron po tayong maririnig. Ganito pong oras ay bantayan po ninyo, ito po ang ating schedule. Maraming salamat po. Ang ating topic sa umagang ito ay topic po na atin na pong napag-umpisahan ng mga ilang linggo about the end times and the second coming of the Lord. Sa mga nag-aantay at natitiwala sa pagbabalik ng Panginoon, alam ba ninyo na ang Panginoon mismo ang nagbigay ng assurance na siya ay magbabalik? Siya mismo ang nagbigay ng mga tanda, palatandaan kung papaano siya babalik. Ang tanong ko po ay, nakikita ba ninyo ang matanda nito? Ang ating pong topic sa umaga ito ay ang tungkol po sa paghanda natin sa pagbabalik ng Panginoon. What must we do to prepare for the coming of our Lord? Ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin call to watchfulness and prayer. Ito po ang unang talata pa natin. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Alam po ninyo, napaganda po na sinasabi ng Panginoon patungkol sa mga tandang ito. Ang sabi niya, when you see these things begin to take place, stand up, lift up your head, because your redemption is drawing near. Mga kapatid, paano po ba ang paghanda na gagawin natin at ginagawa natin sa kasalukuyan? Mula po sa mga talatang ito. Una po is be watchful. Ang sabi po ng salita ng Diyos in Matthew chapter 24 verse 4, Jesus answered, watch out that no one deceives you. Ito ang patungkol na talata doon sa tanong ng mga disciples. Kailan ba ang iyong pagbabalik? At kailan ang katapusan ng mga panahon? Dito mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, watch. Magkaroon po tayo ng careful observation, understanding, paghahanda, mga kapatid. Ano po yung ating babantayan? Kung yung pong titingnan doon po sa Matthew chapter 24 verses 4 and the following verses hanggang 8. Ito po ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Watch out for the signs pointing
to the end times. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and I will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come." Alam po ninyo, sinasabi po ng Panginoon dito, itong mga senyas na ito, itong mga signs na ito, mga kapatid, ay mga signs na pasimula lamang. Ang sabi po niya, mga kapatid, ay ito po are just the beginning. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famine and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains, mga kapatid. Such thing must happen, but the end is still to come. So wag po tayo, mga kapatid, na maalarma. Dapat maghanda po tayo. Dahil ito po mga nakikita po natin ay mga palatandaan na tumutukoy at nagtuturo doon po sa end times. Hindi pa po ito end times. This is just the beginning, ang sabi ng Panginoon, para po ituro ang pagbabalik ng ating Panginoon. Yung nga lang ay talaga pong ang mga signs na ito ay nagbibigay ng takot sa buong mundo. Ang sabi ng Panginoon, diba? You will hear of wars and rumors of wars, famine, earthquake, at kung yung babasahin sa King James, pestilences. Yung mga pestilences na ito ay kasama po yung plague at mga diseases, ang coronavirus. Ako'y naniniwala na ito'y sendas ng Panginoon upang gisingin tayo. Gisingin ang buong mundo ito upang lumamit po sa Kanya. At ang sabi po rito, mga kapatid, ay talaga nakakatakot po ito. Dahil mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, sa mundoin, sa lupa, ang mga bansay ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y himatayin sa takot dahil sa iisip sa mga kapahakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayari ang mga kapangyarihan sa langit. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Therefore, keep watch, and know the signs, na ito nga po, mga kapatid, ay nagtuturo, tamang sign na nagtuturo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Next, watch that no one deceives you. Kasi alam po ninyo, ang kaaway at kanyang mga libores ay pumarito upang mandaya. Mula pa noon ay dinadaya ng mga tao at ang mga tao ay nadadaya. Pero nakakatakot po rin ito, mga kapatid. Kaya nga, keep watch. Dahil ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, for false messiah and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Is it possible for the elect to be deceived? Yes! Ito po sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo at palagi magpasan ng salita ng Diyos to confirm ito mga nakikita natin, ito mga balita ito. Huwag po tayo matakot, huwag po tayo sakbalin ng takot katulad, mga kapatid. Nung mga tao sa mundong ito, dahil hindi nila alam ang mga bagay na ito. Sinasabi ng Panginoon, do not be afraid. Hindi po ba? Ito po sinasabi, do not panic. Dahil hawak ng Diyos ang lahat na ito. Hinahayaan ng Diyos ito for a purpose. So dapat huwag tayong padadaya sa mga gawa po ng kaaway. Study the Word of God, inuulit ko po, upang malaman natin ang totoo na sinyalis ng ating Panginoon. And I believe, mga kapatid, na ito nga yung mga totoong yan. Ito yung mga totoong yan, pointing to the second coming of our Lord Jesus Christ. Next, once again, because no one knows exactly the Lord will come. Alam po ninyo,
what's in order for you to remain on God. Kasi nga, para huwag kang sorpresa. Any moment nang dumating ang Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon ay ito. The master of the servant will come on a day when he does not expect him. At an hour he is not aware of. Ano mangyayari? He will cut into pieces and assign him a place with a hypocrite, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ito po sinasabi ng Panginoon sa mga anak niya. Tiyakinin niyo. Dahil mga kapatid, maghanda kayo. Dahil darating ang Panginoon sa panahon na hindi po siya ini-expect ng mga tao. The time when people are not aware of His coming. Next, mga kapatid, bakit tayo mag-watch? Watch to prepare yourself for the second coming of the Lord. Kung sakali ang Panginoon ay dumating sa panahon ito, kapatid, handa ka ba? Handa ka ba pag ikaw ay sinundo ng Panginoon? O meron ka pang mga bagay na hindi natapos dito, na hindi maiwanan, mga kapatid? Mga bagay na nagsasabi mo, sinasabi mo sa iyong mga sarili, Teka, Panginoon, huwag ka munang dumating. Alam po ninyo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, be ready when the Lord comes. Dahil ito ay walang rehearsal. Ang sabi ng Panginoon, you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. At an hour that people are not aware. At an hour that people do not expect Him to return. Mga kapatid, tandaan mo ninyo. Watch, be watchful in order to be ready for the coming of the Lord. Sabi ng Panginoon, watch out, don't let your hearts be dulled by carousing and drunkenness and by the worries of this life. Don't let the day catch you unaware. Don't let the coming of the Lord catch you unprepared, mga kapatid. Sinabi na ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na magsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. At sinasabi ng Panginoon, hindi maganda sa sino man, maging sa kanyang mga anak, pag inabutan ka na hindi ka handa. So ano po muna? Be watchful. Pangalawa, mga kapatid, ito po pamuli, be prayerful. Be prayerful. Prayer is something that we should do continually as children of God. Ang sabi ng Thessalonians 5:17, 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Prayer with faith is very effective, mga kapatid. Ito pong sinasabi ng Panginoon. At ito po, ang sinabi po niya, again, be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Bakit tayo magpe-pray? Pray that you may be able to escape what is to happen. Uy, ano sinasabi ng Panginoon? Escape what is about to happen. Ano ibig sabihin? What is about to happen? Alam po ninyo, kung niyo pong titingnan, in Luke chapter 21, verse 22, for this is the time of punishment in fulfillment of all that has been written. Mga kapatid, a time of past punishment, for this wicked world will surely come. Itong sabi ng Panginoon. In Matthew chapter 24, ang tawag po dito is the great tribulation. Mga kapatid, ito sinasabi ng Panginoon. For then there will be a great tribulation such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever shall. Mga kapatid, magkakaroon ng matinding kapighatian dito na walang kapighatian as God's vengeance, as God's punishment, as God's wrath pouring out, will be poured out to this wicked world. Na ayaw siyang kilalanin, na ayaw siyang tanggapin, na punong-puno na ng kasalanan at
pupuno ng Diyos. Ito po mga kapatid, pagpapalala sa kanila na pag hindi pa kayo bumalik sa akin, worse is yet to come. Dahil kung hindi kayo tumanggap sa Panginoon at kayo bawian ng buhay, ang susunod na destinasyon ninyo ay ang walang hanggang kapurusahan sa apoy ng impyerno. Kaya hanggang ngayon may pagkakataon mga kapatid, bumalik na po tayo sa Panginoon, bumalik na po ang ating pamilya sa Panginoon. Ito sinasabi ko last time na ito pong pagkakataon ito ay pagkakataon na hindi lang tayo magkalma, kundi pagkakataon na evangelize natin ang ating pong pamilya, ang kasama natin sa bahay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kasi mga kapatid, worse is going to happen. So dito, be prayerful, ang sabi ng Panginoon, in order for you to escape. So escape is possible dito sa great tribulation na ito. At ang gusto ng Panginoon for you to escape, okay, watch and pray. So mga kapatid, hindi lamang yun, bakit tayo nalalangin? Ang susunod po, pray that you may be able to stand before the Son of Man. Anong ibig pong sabihin? Ito po ang escape na sinasabi ng Panginoon. The true believers will be able to escape the great tribulation and stand before Jesus when they are included in the rapture. Ang first phase ng pagbalik ng Panginoon is ano? Babalik ang Panginoon in the air to snatch upang dagitin ang kanyang mga anak. At ito po sinasabi ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi ng Diyos. In 1 Thessalonians 4, verse 16 and 17. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of that angel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Verse 17, and after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Gusto ng Panginoon na kanyang mga anak ay hindi abutan ng kanyang matinding puot. Kaya gusto niya kunin po ito upang isama sa kanya forever, sabi. Forever. So, mga kapatid, we are not appointed. Hindi tayo kasama dito sa judgment ng Panginoon sa mundong ito. We are not included in the great tribulation, in the wrath of God. Ang sabi ng Panginoon, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, kaya ang gawa niya, rapture niya ang kanyang mga anak. Now, mga kapatid, I believe, honestly, the coming of Jesus is sooner than we expect. Ano po ating gawin to prepare for this? Two things, mga kapatid. We need to learn to do while preparing for the second coming of the Lord. Simply watch and pray. Mga kapatid, magandang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat po sa this video. I will be with you sa inyo ng pinagbabang encouragement. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga anak mo. Muli, pinalalahan mo kami sa mga dapat kami gawin. Hindi namin dapat itutok ang aming mga isip. Lord, dito po sa mga kinakatakutan ng mundong ito, pagkos ang aming itutok ang aming mga isip at mga mata sa iyo, Panginoon, na nagbibigay ng kaligtasan at proteksyon sa amin. Lord, ikaw ang Diyos. Ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan at alam mo pa namin, hindi mo binibuin ang mga anak mo. Panginoon, dalangin mo namin, Lord, the haste of your coming.